isa ka ba sa mga nagpaplanong magpadagdag o magpa-additional ng driver's license code o sa dati nating tawag restriction code pero hindi mo alam ang mga qualifications, kung ano ang mga requirements, kung ano at paano ang proseso at kung magkano lahat ang magagasto? Magpa-professional o non-professional driver's license holder man kayo at gusto nyong magpa-additional ng driver's license code o restriction code, ito na po ang sagot sa inyong mga katanungan. Panoorin nyo lang po ang video ito para magkaroon na kayo ng idea kung ano ang mga dapat nyong gawin at dapat nyong ihanda bago kayo mag-apply ng additional code o bago kayo pupunta sa LTO. Welcome to this YouTube channel, Responsible and Law-Abiding Driver. This YouTube channel is all about on how to become a responsible and law-abiding driver. If you are new to this YouTube channel, click the subscribe button and also the bell icon for you to be notified when new video was uploaded. Thank you and enjoy watching. Maraming salamat po pala sa mga nanood sa nakaraan nating video. Meron din po pala akong FB page, Team Responsible. Baka naman po pwedeng paki-follow nyo din po ako doon. Para po sa mga nag-comment sa naunang video natin at sa mga nagtatanong kung paano magpa-additional ng driver's license code, yan na po ang pag-usapan natin sa video ito. Sa old license format natin, ang tawag natin sa mga code ay restriction code. Pero dito sa bagong license format, ang tawag na natin ngayon ay driver's license code. Kaya dapat alam nyo na sana yung katumbas ng dating restriction code sa DL code natin ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, i-flash ko pa rin dito sa screen yung katumbas ng restriction code sa bagong DL code para habang pinapanood nyo ang video, nakikita nyo rin dyan sa screen ang restriction code at DL code para hindi po kayo maguluhan. Para sa mas detalyado at kumpletong paliwanag sa restriction code at DL code, meron na tayong ginawang video explanation dyan. Nasa description box po sa baba yung link. Panoorin nyo lang po para malaman at makabisado din ninyo. Unang pag-usapan natin, yung mga qualifications na hinihingi ni LTO kapag mag-apply tayo ng additional code. Unang qualification, physically and mentally fit to drive or to operate a motor vehicle. Pangalawa, able to read and write Filipino or Tagalog at English. Dito, kahit hindi po tayo marunong, basta alam natin kung paano magbasa at magsulat kasi meron tayong gagawin na examination. Pangatlo, dapat wala tayong pending traffic violation. Kung meron man, dapat isettle or bayaran muna natin ito bago tayo mag-apply ng additional code. Pangapat, dapat may pasa natin yung theoretical examination at practical driving test. Take note po sa mga magpapa-additional ng restriction code 1 o DL code A at A1, wala na po kayong theoretical examination. Bali, practical driving test lang ang ikakandak ninyo sa LTO. Panglima, para naman po sa mga gustong magpa-additional ng restriction code 1, 2, 4, 6 or 7 o sa katumbas niya sa ating DL code A, A1, B, B1, B2 at BA, dapat holder na kayo either PDL or NPDL for at least 1 year. Yun naman po ang kailangan dito kapag restriction code 1, 2, 4, 6 or 7 ang gusto nyong applyan. Dapat holder na kayo either professional driver's license or non-professional driver's license for at least 1 year. Pang-anim, para naman po sa mga gustong mag-apply or magpa-additional ng restriction code 3 or 5 or DL code C or D, dapat holder din kayo ng PDL na may restriction code 2 or 4 or DL code B, B1 at B2 for at least 1 year bago po kayo ma-qualified na mag-apply ng restriction code 3 or 5. Yun naman po ang kailangan dito. Pang-pito, para naman po sa mga gustong mag-apply ng restriction code 8 or DL code CE, dapat professional driver's license holder din kayo na may restriction code 3 or sa DL code CD for at least 2 years. Yun naman po ang kailangan dito kapag restriction code 8 ang gusto nyong applyan. Dapat holder kayo ng PDL na may restriction code 3
or CD sa bagong DL code natin na 2 years nyo lang hawak or holder na kayo ng PDL within 2 years bago po kayo makwalified na mag-apply ng Restriction Code 8. Yun po yung mga qualifications na hinihingi ng LTO kapag magpapa-additional code tayo. Ito naman po yung mga requirements. Unang requirements, duly accomplished application form or EPL form. Pangalawa, valid professional or non-professional driver's license. Ibig sabihin, hindi ito expired. Pangatlo, medical certificate. Pangapat, practical driving course certificate. Ito yung dinagdag nila na bagong requirements na nagpapalaki sa gasto natin kapag tayo ay magpapa-additional code. Panglima, para po sa mga magpapa-additional ng Restriction Code 8 or DL Code CE, kailangan yung original at one photocopy ng test the certificate in C3 with passing rate. Siyempre naman, dapat pasado po yan. Yun naman po yung mga requirements na hinihingi ng LTO sa atin kapag magpapa-additional code tayo. Punta naman tayo sa proseso. Una, kapag nakita nyong qualified kayo at kumpleto nyo na yung mga requirements, punta na kayo sa pinakamalapit na LTO sa inyong lugar. Sa mga field, district, or central offices kayo ng LTO pupunta, ha? Huwag sa mga mall. Dapat agahan ninyo para mauna kayo sa pila at para makakuha kayo agad ng queue number. Pangalawa, ngayon kapag tinawag na kayo, ipasa nyo na yung mga requirements. I-process na nila yon. Kapag na-check na ng evaluator na qualified kayo at kumpleto ang mga documents ninyo, antayin nyo lang na tawagin kayo para na ito sa payment. Kapag tinawag na kayo, ito na yung pangatlong proseso. Punta na kayo sa cashier window at magbayad na para sa written exam. Bali, theoretical exam na ngayon ang tawag dyan kasi computerized na. Sa computer na tayo mag-exam. Pangapat, kapag nakabayad na kayo, magantay ulit na tawagin para na sa theoretical exam. Pagkatapos nyo mag-exam, malalaman agad ang resulta kung pasado kayo o bagsak. Ulitin ko ulit, ha, kapag restriction code 1 o DL code A at A1, wala na itong theoretical exam. Practical driving test lang ang gagawin ninyo. Pero para sa mga ibang restriction code or DL code, meron kayong practical exam at theoretical exam. Kapag bagsak kayo, end of transaction nyo na yon. Pero kapag pasado kayo sa exam, ito na yung panglimang proseso. Proceed na kayo sa practical driving test. Dito nyo na iti-test drive yung sasakyan based sa additional code na ina-applyan ninyo. Kapag bagsak po kayo sa practical driving test, end of transaction nyo na yon. Kapag pasado nyo naman, punta na kayo sa pang-anim na proseso. Proceed na kayo sa cashier window at magbayad na para sa inyong driver's license card. Pangpito, antayin nyo ulit na tawagin kayo para na sa photo, biometric at signature. Pangwalo, antayin nyo ulit na tawagin kayo para na ito sa releasing. Kapag tinawag na kayo, punta na kayo sa releasing window para i-receive na ang inyong bagong driver's license card na mayroong bagong driver's license code na at mag-sign in na sa log sheet na katunayan na natanggap nyo na ito. Ganun po yung proseso. Medyo mahaba din siya, pero ganun talaga, kailangan natin pagdaanan lahat yon. Punta na tayo sa kung magkano ang magagasto. Una, application fee 100 pesos. Pangalawa, replacement fee 225 pesos. Pangatlo, additional restriction fee 100 pesos. 100 pesos per additional restriction code. Kung itotal natin yan, ay nasa 425 pesos. Yan yung babayaran ninyo sa LTO. Plus, yung babayaran ninyo sa practical driving test. Nakadepende po yung babayaran ninyo sa practical driving test sa code na ina-applyan ninyo. Pero kung meron kayong sariling sasakyan, yun na ang dalhin ninyo at yun na ang gagamitin ninyo sa practical driving test para menos gasto kayo. Ngayon, idagdag na natin dito yung babayaran ninyo sa medical certificate at practical driving course certificate. Medical certificate, nasa 450 pesos. Ang medical certificate ay hindi yan sila magkakapareho ang presyo. Kada medical clinic, iba ang presyo nila. Pero nagre-range yan ng 400 to 500 pesos. Panglima, practical driving course certificate. Dito sa PDC, nakadepende po yung babayaran ninyo o magagasto ninyo sa code na ina-applyan ninyo.
kasi yun yung kukuhanan ninyo ng PDC certificate sa driving school. Ngayon, kung i-rough estimate natin kung magkano lahat ang magagasto ninyo, una, para po sa mga gustong magpa-additional ng Restriction Code 1 or DL Code A at A1, 2 wheels at 3 wheels motorcycle po yan. Ang babayaran ninyo sa LTO ay nasa 425 pesos plus rent nyo sa sasakyan na gagamitin ninyo sa practical driving test sa LTO. Kahit sabihin na natin 200 pesos. Hindi po magkakapareho ang presyo ng rent ng sasakyan sa LTO ha, sa para sa practical driving test. Yang 200, rough estimate lang po yan. Pero kung may sarili kayong motor, yan na ang gagamitin ninyo para sa inyong practical driving test para wala na kayong babayaran sa renta. Plus medical certificate na 450 pesos plus PDC certificate na 3,000 pesos. Ang price ng PDC para sa motorcycle sa mga driving school ay nagre-range yan ng 2,000 to 3,000 pesos. Pero nilagay ko na dyan na 3,000 pesos. Estimated lang po yan. Kaya ang total na magagastos ninyo ay nasa 4,075 pesos. Tulad po ng sabi ko, estimated lang po yan. Pero kahit sabihin na natin na 4,000 to 5,000 pesos, yan ang magagastos ninyo sa motorcycle pa lang yan. Kapag restriction code 2 or DL code B, B1 at B2 naman, 4 wheels po yan. 425 pesos na babayaran nyo sa LTO plus 300 pesos na rent sa practical driving test kung wala kayong sariling sasakyan plus 450 pesos na medical certificate plus 5,000 pesos na PDC. Ang PDC ay magkakaiba din ng presyo nila ha. May mas mura, meron din mas mahal. Yang 5,000 pesos, estimated lang po yan. Pero nagre-range ang price nila sa 4,000 to 6,000 pesos sa mga driving school. Kaya ang total na magagastos ninyo ay nasa 6,175 pesos. Tulad po ng sabi ko, estimated lang po yan. Pero kahit sabihin din natin na 5,000 to 7,000 pesos. Yan ang magagastos ninyo sa restriction code 2 or 4 wheels. Light vehicle pa lang po yan ha. Ngayon kung mas mataas na code ang gusto ninyong ipadagdag, expected po ninyo na mas mataas din ang gasto ninyo. Kasi nakadepende rin sa GVW or gross vehicle weight ng sasakyan ang babayaran ninyo. Kasi yan yung kukuhanan ninyo ng PDC certificate sa driving school. Gaya ng sabi ko kanina, kapag RC8 or DL code CE ang gusto ninyong ipadagdag, kakailangan ninyo pa yung TESDA certificate in C3, ibang gasto na naman yan. Yan po yung mga possible na magagasto natin kapag mag-apply tayo ng additional code. Ang bigat na sa bulsa, di ba? Lalo na ngayon, dito sa bagong driver's license code natin. Kasi dun sa old restriction code natin na 1, pwede ka nang magmaneho ng motor at tricycle. Pero ngayon, sa bagong DL code natin, hindi na pwede kasi pinaghiwalay na ang code ng motor at tricycle. Ginawa ng A at A1. Ganon din kung magpapa-additional code ka, kapag gusto mong magmaneho ng motor at tricycle, kailangan kunin mo na yung A at A1 na dati ay iisa lang, restriction code 1. Kaya sobrang gasto na ngayon ang kumuha ng lisensya. Ganon din kapag magpapa-additional code tayo. Yun po yung mga qualifications, requirements, proseso at kung magkano ang magagasto natin sa pagpapadagdag o additional ng driver's license code. Kung meron pa kayong hindi naintindihan sa ating video at kung meron pa kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo at sasagutin natin yan. Sana meron po kayong natutunan sa ating video ngayon. Lagi po natin tandaan, be responsible and law-abiding driver always. Maraming salamat po sa panonood and God bless!